Naimbagnal daw mga lakay, ako po si Iki, muling nagbabalik para sa Ngarod TV. Muli na naman tayong pinaunlakan ng Vojay. Ang motor na pag-uusapan natin ngayon ay isang touring adventure bike. Sir Eric, shoutout mo si Glenn. Glenn, isin ba? Glenn Lyon? Oh. Ako basta, basta yung Glenn. Sir Eric, Glenn, nahanap ko siya kung saan. Kung nasan ka man daw, dyan ka na lang. Ayaw namin makita ka. Sir, thank you ha, thank you. Sir, salamat. Ang unang motor ng Vojay na nireview natin ay yung 500R. Yung motor na yon, with the same specs, binihisan lang for more comfort. Binihisan para maging touring adventure bike. At ito na yon. Ito ang Vojay 500DS. Sa unang tingin pa lang, alam mo na kaagad ang purpose ng motor na to. Alam mo na kaagad kung saang kategorya siya nabibilang. Hindi siya nalalayo sa pormahan ng ibang mga motor na ganito rin ang tema. Pero sa panlasa ko, hindi ko masasabing pogi, hindi ko rin masasabing pangit. Gumigitna lang. Medyo mas pogi nga to kaysa sa ibang adventure bikes eh. Pero mas pag-uusapan natin mamaya yung looks niya. Specs muna tayo. Kuya Ngarod! Yung makina, 4-stroke 471cc fuel-injected liquid-cooled with twin inline cylinders. Sa bawat cylinder, may 4 valves at dual overhead cam. Naka-double throttle body rin. May 6-speed transmission din siya, 1 down, 5 up. Max power, 13 kilowatts at 8,500 RPM. Max torque, 43 Newton meters at 7,000 RPM. Malakas ang torque niya. 17.2 liters ang fuel tank capacity. Sa test ride natin, kumonsumo siya ng 25 kilometers per liter. Butas ang bulsa mo sa moderate to heavy traffic. Pero sa long ride, dahil malaki yung tanke niya, malayo-layo ang mararating na isang full tank mo. Ang kabuuang timbang ng motor na to ay 205 kilograms. Ang timbang ng kapatid niyang naked bike na 500R ay 193 kilograms. So itong 500DS, mas mabigat lang ng 12 kilograms. Front suspension, KYB inverted telescopic fork. Rear suspension, adjustable central monoshock. Take note, yung stiffness lang niya ang adjustable at hindi yung seat height. Yung mga gulong 120 over 70 sa harap at 160 over 60 naman sa likod. Pirelli GT na parehong 17 inches ang inner diameter. Naka dual disc brake sa harap at sa bawat disc may dual piston caliper. Sa likod naman, single disc brake with single piston caliper. Parehong naka ABS yung harap at likod. Yung tambucho niya, dalawa ang butas. Sarado yung taas, bukas yung baba. Siguro kung gusto mong mas lumakas yung modulation ng tunog niya, pwede mong buksan din yung butas sa taas. Pero di ako sigurado doon. Lahat ng ilaw ng 500DS LED. Zero bumbilya. Yung naked handlebar, saktong-sakto sa pormahan niya. Sanay na tayong makakita ng ganyan sa mga adventure bikes. Ang nagustuhan ko dito, basic na basic yung control buttons sa kanan at kaliwang sides ng handlebar. Gaya lang din na nakikita natin sa mga small displacement na motor. Yung dashboard, fully digital TFT display. Colored yan, at may mabilisang animation kapag inon mo yung ignition switch. Makikita mo sa dashboard yung speedometer, odometer, trip meter, gear indicator, RPM gauge, at fuel gauge. Idagdag mo pa yung ibang essential indicators na kailangan mo makita. Kompletos recados yan. May dagdag feature pa yan. Pwede mong i-connect yung phone mo via Bluetooth connectivity at makikita mo sa panel pag may incoming calls ka. Makikita din sa display yung eksaktong PSI ng gulong. Kapag sobrang lambot o sobrang tigas ng mga gulong mo, magwa-warning siya sa'yo. Konektado yan sa mga sensors na integrated sa mga pito ng gulong. Yung brightness ng display, auto-dim, nag-a-adjust depende sa kung gaano kaliwanag ang paligid. Yung seat height, 825 mm. May kataasan to. Mataas siya para sa average height ng mga Filipino riders. As reference, 5'8 ako. At heto ako kapag nakaupo sa 500DS. Preview. Hindi lang basta tiptoe. Nakaunat pati mga tuhod ko. Heto naman ang 5'5 na si George. Preview. Halos hindi na niya maabot yung sahig. Mataas ang ground clearance ng adventure bike na to. Hindi ka maduduwag na isabak sa mataas na humps o malalim na lubak. Pag-usapan na natin yung overall experience ko. Pag-usapan natin yung performance, convenience, and comfort. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa channel na to, subscribe ka na at i-follow mo na din yung Facebook page natin. Salamat! Okay, Vojay 500DS, test drive natin. Kasama natin si George Motoventure, supporter ng channel natin. Subscribe kayo. Sino gusto mo i-shoutout? Shoutout
shoutout sa lahat ng member ng TRZ. Ayun, TRZ, shoutout sa inyo. So, test drive na namin to. So, city ride tayo. Unfortunately, hindi natin siya madadala sa actual na off-road. Ganda oh. City ride tayo, susubukan natin sa normal city ride. Ibig sabihin, ta-traffic din tayo, tapos medyo luluwag din tayo. Susubukan natin yung handling niya. Tara! Naririnig niyo ba yung makina? Tamis ng tunog, no? Go! Susundan natin si George kasi siya yung nakakalang ng daan. Normal city ride muna to, wala mo nang hataw-hataw ha. So kung mapapansin nyo, sabi ko normal city ride lang, pero... Tawin natin! Sa so very low RPM pa lang, ramdam mo nang pumapalag yung torque niya kaya napapiga agad ako. Sorry naman, kagaya rin ng kapatid niyang 500R, kayod kong kayod tong 500DS. 100kph in 5 seconds. Mamaw, di ba? Lalo na sa mga kabayan natin na sanay sa low displacement ng motor, no? Medyo... Nagmabilis ka, tapos mga mga kailangan mong babalan kasi yung kalamoto, naiwan pa ni karami. Isa ito sa mga manual na motor na nasakyan ko na kahit nasa kwarta ka na at nasa 80kph na yung takbo ng motor, kapag idiniin mo yung throttle, pakiramdam mo nakapremera ka pa rin dahil dumadamba talaga. Palaging parang gustong umangat ng harapan. O baka hindi lang talaga ako sanay sa bigger displacements. Tapos upright pa yung seating position mo. Mas ramdam mo yung damba ng motor kapag upright ang upo mo kaysa kapag nakadukduk ka o tinatawag nating aggressive riding position. Yung handling niya, panalo. Subukan natin yung sumit-sumit ka na. Subukan natin. Subukan natin kung madali ba ito sa pinitan. Madali naman, madali naman. Yes, madaling isingit sa traffic kasi maganda yung balance niya. Kaya lang, kapag nakahinto ka, dapat medyo mindful ka kapag tinutukod mo yung mga paa mo sa sahig. Actually, may kating dapat siya sa pakiramdam, no? Kasi hihinto tayo sa traffic at tinutukod natin yung paa natin. Yung 500R, kahit 193 kilograms yun, di ako hirap na pigilan siya sa pagtumba. Itong 500DS, mas mabigat lang ng 12 kilograms pero may challenge kapag tumutukod ako ng paa. Hindi yun dahil sa bigat niya, kundi dahil sa tangkad niya. Binat kasi yung mga paa ko eh. Kaya kailangan kong medyo bumuka ka. Ang sarap niya rin sa likuan. At madaling igewang-gewang. At napakabaan ng handling. Parang maliit na motor lang talaga. Same feels nung ginigewang ko yung Yamaha XSR155. Yung placement ng handlebar niya ang isa sa mga talagang nagustuhan ko. Ayan, gusto lang tayo. Nagkakasartable ng placement ko ng manigela. Tama lang yung pagkakalay yung motor niya. Tama lang yung distansya niya mula sa akin. Tapos tama lang yung pagkaka din. Napigit ko lahat. Tama lang yung taas niya, wala kang ngalang na nararamdaman. Komportable yung upo mo, upright eh. May adventure bike kasi na kahit mataas ang handlebar, malayo naman sa'yo kaya padukduk pa rin yung upo mo. Minsan naman malapit nga sa'yo pero mababa naman kaya medyo dudukduk ka pa rin. Dito sa 500DS, saktong sakto. So, may hindi ko na kasabing sa Golden 500R, yung review ko ng nauna. Mas komportable ako dito, walang ngalang sa manibola. Idagdag mo pa yung eksaktong pwesto ng foot pegs. Pagkita ka rin sa atras yung seating position mo. Tapos, tignan mo yung pwesto ng mga paa ko. Diba? Tara! Hindi masyadong nakaabante ang mga paa mo at hindi masyadong nakatras. Sakto lang. Mabilis ka man ang mabagal. Ramdam mo yung stability niya, ano? Yung upuan ang lambot. Wala naman siya sa kategoryang sofa na gaya ng upuan ng Kimco X-Town City 300.
pero malambot siya. At dahil sa magandang coordination ng lambot ng upuan at lambot ng suspensions, komportable ka talaga at wala kang trauma sa wet packs mo. Yung mga preno, responsive. Kapit agad, kagat agad. Kahit 205 kilograms tong motor na to, madali siyang pahintuin. Responsive ng mga preno, daling pakisamahan! At isa rin to sa mga motor na madaling pakisamahan yung sensitivity ng brakes. Unang sampa mo pa lang, gamay mo na kaagad. Yung cambio, malambot pero may sapat na resistance para maramdaman mo yung shifting mo. Medyo nangalay nga lang ako sa clutch. May katigasan yung first motor ng Paragon sa 500 hours. Well, they must have engine configuration naman sila pero hindi ko alam kung may pinahasok sila pagdating dito. Kasi ito yung sila clutch. Kundi doon doon may nangalay ako sa manibela, dito wala. Pero dito may nangalay ako sa clutch doon, nasa kalambot. Baka kasi napalitan na nila to, hindi na natin nasabi. Pero nung tinanong ko si Sir Eric ng Vojay, sabi niya sinubukan daw nila kung uubra ba sa 500DS yung clutch cable ng ibang motor. So I'm assuming na kung stuck yung clutch cable nito, sakto lang ang lambot niya. Malambot kasi yung clutch ng 500R. Iisa lang naman sila ng configuration, fairings lang ang nag-iba. Ang isa pang napansin ko, may pinong-pinong vibration akong nararamdaman. Pero hindi galing sa makina eh. Galing siya sa bandang harapan. I think may kinalaman yung malaking fairings niya sa harap. Overall, masasabi kong nag-enjoy ako sa riding experience ko sa Vojay 500DS. Masarap pang touring at masarap ding pang adventure. Yung seat height niya ang pinakamalaking challenge sa akin. Pero kung gagamitin ko siguro to ng matagal, makakasanayan ko rin. Same exact engine sila ng 500R na ang engine reference ay Honda Rebel. Same exact configuration din. Seat height, positioning ng handlebar at itsura lang ang nag-iba. Pareho ko silang na-enjoy. Pero masasabi kong sa konting pagkakaiba nila, magkaiba din ang experience na i-offer nila sa'yo. Okay din na yung grab bar ng angkas sa 500DS, may provision na kaagad na pwedeng kabitan ng top box. Wish ko lang, sana may something na pwedeng galawin para medyo bumaba yung seat height. Well, hindi naman ideal sa heavy traffic tong motor na to eh. At kung maglo-long ride ka naman, hindi ka naman din madalas magtutukod ng mga paa mo. Konting challenge lang naman yon. At kapag pinihit mo na yung sinilyador, binitawan mo na yung clutch at umusad na yung motor, that's when the fun begins. Sana ginawa na nilang dual sports yung mga gulong para swabe siya sa sementado o aspaltadong kalsada at swabe rin sa off-road. Adventure bike eh. Madaling pakisamahan ng motor na to, madaling gamayin, at kapag tumatakbo na, makakalimutan mong malaking motor ang sinasakyan mo. Convenient din kasi walang komplikadong button sa left and right control panels niya. Nung minamaneho ko siya, parang pinaghalong motard at race bike ang sinasakyan ko. Ganon yung pakiramdam. Yung hulma ng headlight at taillight assembly saktong-sakto sa overall na forma niya. May pagka-aggressive ang dating ng 500DS. Nung una ko siyang makita, may hesitation ako kung kaya ko ba siya kasi mukha siyang sobrang bigat. Tapos ang taas pa. Pero nung inupuan ko na, manageable naman pala at nakaramdam na ako ng excitement na patakbuhin siya. Sad to say, di natin nadala sa off-road, pero kung magagawa natin yun sa susunod, gagawan ko na lang ng part 2 tong review na to. Gaya ng sinabi ko nung nireview ko yung 500R, mahaba pa ang lalakbain ng Vojay para tuluyan silang mapansin sa merkado. Pero so far, sa mga motor nila na nasubukan ko na, may premium feels talaga. Solid din yung build quality. Pero mahaba pa man ang lalakbayin nila, willing pa rin silang makipagsapalaran at makapagdala ng mga big bikes dito sa Pilipinas sa murang halaga. Ang Vojay 500DS ay may malinaw na kategoryang kinabibilangan. At sa kategoryang yon, malinaw din na may gusto siyang patunayan.
Ako po si Iki at ito ang Arod TV. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.